Hachiko, ang asong naghintay ng siyam na taon sa kanyang amo. Ito ang malungkot na buhay at katapatan ng isang Akita dog sa kanyang amo. Ito ang buhay ni Hachiko. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Hachiko, isang aso na Akita breed, ay isinilang noong November 10, 1923 sa isang farm sa city of Odate, Akita Prefecture. Noong 1924, si Hidesaburō Ueno, isang professor sa Tokyo Imperial University, ay inuwi si Hachiko sa Shibuya, Tokyo upang alagaan at doon manirahan. Ang mag-amo na si Professor Ueno at Hachiko ay may payak na pamumuhay ngunit masaya. Araw-araw tuwing umaga, hinahatid ni Hachiko ang kanyang amo sa Shibuya Station at susunduin naman pagdating ng kanyang amo sa hapon. Nagpatuloy ang ganitong gawahin ni Hachiko na nagpapukaw ng atensyon ng mga taong nakakakita na ginagawa ng paghatid sundo ni Hachiko sa kanyang amo. Ngunit noong May 21, 1925, si Professor Ueno, habang nagtuturo ay biglang inatake ng hemorrhagic stroke nang dahil sa isang cerebral bleed. At noong araw ding yun, namatay si Professor Ueno dahil sa cerebral hemorrhage. Walang kaalam-alam si Hachiko sa nangyari sa kanyang amo. Kaya naman, naghintay ito sa Shibuya Station. Umaasang darating ang kanyang amo. Patuloy itong ginawa ni Hachiko ng mahabang panahon. Isa sa mga estudyante ni Professor Ueno na si Hirokichi Saito, isang expert pagdating sa Akita breed, ay napansin ang patuloy na paghihintay ni Hachiko. Kaya naman sinundan niya ito hanggang sa bahay ni Professor Ueno. Dito niya nakilala si Kusaburo Kabayashi, isang hardinero at personal na kakilala at alam ang kwento ng mag-amo. At alam din ang ginagawa na paghihintay ni Hachiko sa kanyang amo. Isinapubliko ng estudyante ni Professor Ueno ang ginagawa ni Hachiko na paghihintay sa kanyang amo. Inilabas niya ito sa isang article sa dyaryo. Marami ang napuo sa kwento ni Hachiko, kaya naman ang ibang nakakakita kay Hachiko ay pinapakain ito at sinasamahan sa paghihintay. May ilan naman na tinatangkang ampunin ng aso. Ngunit tumatakas ito at bumabalik sa paghihintay sa kanyang mahal na amo. Umabot ng 9 years ang paghihintay ni Hachiko dahil noong March 8, 1935 sa edad na 11, namatay si Hachiko dahil sa terminal cancer at pilaria infection. Ang katawan ni Hachiko ay nakremate at inilibing sa Ayoma Cemetery sa Minato, Tokyo, sa tabi ng kanyang mahal na amo. At ang kanyang balahibo ay na-preserve at naka-display sa National Science Museum sa Japan. April 1934, itinayo ni Tero Ando ang bronze statue ni Hachiko sa Shibuya Station at muling inayos nang nasira ito dahil sa ikalawang digmaan. Taong 1948, si Takeshi Ando, anak ni Terry Ando, ay inayos ang ikalawang statue ni Hachiko sa lugar kung saan naghihintay ang aso. May itinayo din na statue ni Hachiko sa hometown nito sa Odate Station. Itinayo noong 1932 at taong 2004, itinayo ang bagong statue ni Hachiko sa harap ng Akita Dog Museum sa Odate. At isinipelikula ang kwento ni Hachiko sa isang American movie na may pamagat na Hachi, A Dog's Tale. Tunay talaga nakakabilib ang kwento ni Hachiko at ang pagmamahal nito sa kanyang amo.